make it pop, make that pistol pop. Shotta got a high boy fetish. Op, malapit na. Ito na naman tayo. Pang-syam na airgun. Homemade airgun. Ayan. Malapit na matapos. Yun. So, this is it. Pansit. Ito yung ating ginawa na 3-4 na air tank. Subukan natin siya ngayon. Ang nilagay ko sa kanyang gauge ay malabo ang camera. Yan, 5 MPa. Luminaw nakisama. So, subukan natin kalga ng hangin ngayon. Ito yung air gauge natin. Habang kinakargahan ko, kinukuha na namin yung air gauge kung gumagapang paakyat. At eto na, susubukan natin ngayon sa tubig. Dito sa isang drum na tubig, kung may singaw ba yung ating air tank. So, ito yung una. Baka yung cellphone natin na mahulog. Ayun, walang singaw. Hanggang baba at ibaba. Walang singaw. Ayan. Ito namang balbang ibababa natin. Kasi hindi siya pwede patihaya at mapasukan ng tubig. So, ayan. Ayan. Wala siyang singaw mga lods. Ang kinarga natin sa kanya ay 2 bar. Ayan, 2.1. So, yun lang. Testing natin. Dito siya ilalagay. Ayan. Yo, what's up mga kasipat, mga lods. Welcome to my channel. Dito na naman tayo. Ito ulit yung bago kong gawa. Kaka-assemble ko lang kanina. Hindi pa siya fully finished kasi wala pa siyang ano eh. Wala pa siyang kasahan. Ayan, yung bolt action. Ito yung ating pang-syam. So, imagine load kung umaiipon ko lang lahat ng homemade airgun na ginawa ko. Siguro napakarami na dito. Nakasandal dyan sa gilid. Syam na peraso. Oh, yan, ito yung konting review natin. O, kagaya nito. Hindi pa ganun tapos tong ano, pero okay na tong barrel niya. Na-testing ko na sa bulitas at yun. Grabe yung tama niya sa pader at sa lupa. So, takip niya. Yan. Sa pito pa rin ng motor. Kasi mayroon pumanap ko si loads ng ano eh, ng budget para sa PCP na valve. Dalang mahal lang niya. Ito, maganda pagkaka-welding ko. Ayan, ilawan natin. So, ayan. Pinalinis ko talaga yung pag-welding, pagkaka-welding niya. Na-testing ko na rin siya. Yung tank niya, ay nakaka-10 shots ako. 10 shots to 12 shots.
Hanggang ngayon may laman pa rin eh. Ayan, nagmumoist siya. Ayan, meron pa siyang ayan, silaw eh. Meron kasing ano eh. Pala lang magsabi kasi mas kita pa. Nasaan pa siya? Masa 1 bar. Wala talaga. Ayan. Para itong tanggal yung ilaw. Ayan. Okay. Glow in the dark. Ayan. Nasa 1 bar pa siya ng 5 MPA. Ayan. So, yan pa yung laman niya. Bali, nakaka-daming shots na ako niyan. Siguro, naka 8 na ako niyan. May 1 bar pa. Ang kinakarga ko lang sa kanya, eh, around 2 bar lang. Nasa 2 bar lang hanggang sa may simula ng green bago mag 3 bar gitna ng kulay green. Yan lang kinakarga ko pero nakadami na ako kasi maximum na karga nito eh sabi nila pag gantong bakal lang yung tanke mo nasa 3-4 eh hindi ko lang 3-4 to o 1 basta yung gantong size niya kaya niyang kumarga ng yung sikit ng hangin na sa ano mga 800 PSI daw, pwede. Depende na daw sa valve mo, kung mag-valve lock. So, ito, nakargaan ko naman siya ng, naka 3 bar naman ako, so, 3 bar eh, kaya pa siyang paluin. Nasa, kulang 400. Kung di ako nagkakamali, itama na lang ako, guys. Kasi pagkakaalam ko, pag naka 3 bar ka na, nasa kulang 400 PSI na yun. Ganun. So, di pa naman siya nag-valve lock, kaya pa naman paluin. Yan, di pa nalilihay yung ano niya, body niya. Yan. Ah, nasilaw kayo, no? Hindi pa nalilihay. Tapos yung ating scope, ganun pa rin. Mga binibili kong scope, eh, pasok lang sa budget. Tama lang sa ano. Bushnell. So, yan yung kabilang side. Nag-trip yung camera natin eh. Ewan kung anong problema nito eh. Lumalabo, lumilinaw eh. So yan, medyo malinis-linis yung gawa natin ngayon kasi yan, brass tsaka stainless ang gamit natin na materials. Medyo ginasasang ko ng konti. Para ito sa lodi natin, Tagalponso. Magpagawa siya. So yun lang, kita kala nito nga pala eh, 6mm steel ball bearing. So, gagamitin natin yan. Pero, syempre, bago natin gamitin pang hunting yan, pang test sa hunting. Ay, lumalabo na naman yung camera ko. Yan, abnormal. Yan. Eh, gagawa rin ako nun sa akin. Kasi, alam nyo ba mga lods, sa tinagal-tagal kong gumagawa ng airgun eh. Yung sa akin, hindi ko magawa-gawa. At ito pa yung tanke niya. Saan ka pa? Inuuna ko yung sa mga lodi natin. Inuuna ko yung sa mga lods natin bago yung sa akin. Siyempre, kayo muna ang unang sasaya bago ako. So ito, tested ko naman to na. Yung shots nito, pagka ginagamit ako siya ng hammer talaga, hindi yung hammer na martilyo lang, yung hammer din sa combine natin eh. Nakaka 20 shots ako. Around ganun, no? Taglish. So ito, pero papalit ako yung bulb nito, medyo may singaw. Hindi naman talaga yung totally na napakalakas ng singaw kasi pag nilubog mo sa tubig siguro by seconds yung labas ng bula. So medyo malakas-lakas yung tagas ng hangin nun, di ba pag ganun? Sa seconds yun. Eto, tinesting ko siya kanina. Unang yari ko nito wala siyang palya, wala siyang singaw. So yun, medyo nag-i-improve na ako sa aking pag-welding. Congrats to me. Pero ito talaga yung gusto talagang magawa. So ito talaga yung gusto kong mayari. Yung makabili ako ng TIG machine. TIG welding machine. Yan. Kasi para kahit stainless na siya. Wala na akong problema. Kahit ako na lang mag-isang mag-welding. Okay na. So yun, hanggang sa muli. Bale, ito yung ating pang-syam uli na homemade air gun. So pag nayari yung sa akin, ito na yung pang-sampu. Sana yung sa akin na. Pero may nagpapagawa pa dito, yung gaya nung sa last video ko na nagpakita ko ng 24 inches na brass barrel. Ayun. Baka yun yung pang 10 natin, baka maging pang 11 yun sa akin. No? Di ko lang alam po sinong mauuna. At sa mga bago nga pala sa channel ko,
Huwag niyong kalimutan mag-share, like, and subscribe sa aking channel. And comment na rin kayo kung ano yung mga gusto niyo i-comment. So, ayun. Ito na ang ating pangsiyam na homemade air gun. Natapos na rin siya. At prepare na siya para kalasin kasi para may deliver na siya sa tatay niya. So, konting review tayo dito sa ginawa natin ng pangsiyam. Medyo habang tumatagal paganda ng paganda yung nangyari natin. Para sa akin, ha. Self-improving, kumbaga. So, ang gauge niya ay 5 MPa. Yan, hindi kita kasi nakailaw yung cellphone natin, eh. Tapos may moist pa. Yan. Kasi ganong kita, eh. Ayan, moist talaga. Ayan. Basta 5 MPa siya, tapos yung karga niya ay nasa 1 bar pa. So, yung gamit nating telescope, scope pala. Yan, Bushnell pa rin, yung murang klase lang. And then yung hammer natin, hindi siya kagaya ng ibang hammer na ginawa ko noon na no bounce. Ito, full force siya, eh. Isang buong bakal talaga na pumapalo sa pinakaano niya, firing pin. Kasi pag kayong may, pag zero bounce kasi yung ginamit ko na hammer, pag tumama sa, pag nakargahan ng malakas yung tanke, marami, mga 400 PSI hanggang 500 PSI pataas, eh hindi na kayang paluin ng hammer. Kaya ang ginawa kong hammer ay yung slingshot. Yan. Slingshot ba siya o ano? Basta yan, bolt action siya, tapos yung hammer niya solid na bakal, pumapalo sa loob. Yan. Tapos yung kasahan niya, yan. Tornilyo malaki lang. Yan. Kadalasan naman sa ginagamit ng pyesa puro mga galing sa retaso. Ito yung barrel lock niya. Yan, yung ring niya. Flat bar lang yan, galing sa kalakal. Itong silencer sa katawan ng ventilador. Pero testing ko na itong silencer na to. At yung trug niya talagang mahina. Parang sit-sit lang, pero pag tumama, grabe yung tama niya pag tumama. So, pala siya tingnan. Isok-sok lang kasi to. Hindi matigas. Ayan. Ang tigas talaga. Ayan. Yun. Ayan yung type sa loob. Ayan. Meron siyang apat na divider sa loob. Tapos may yung gilid niya, foam. Yung divider na ginagawa sa kanya, PVC lang na kinat. Tapos yung unahan, ayan. Kita nyo naman. Ayan, tagusan. Ayan. Sorry naman sa daliri, laging madumi kasi alam nyo, laging busy. So, ayan, stainless yung ating silencer. So, ayan, konting review lang tayo. Kasi nga, kakalasin ko na rin to para may balot na. So, ano masabi nyo, mga lods? Ayan siya. So, ang naging barrel niya ay 50 cm yung barrel niya. Pero dahil sa nilagay ko na PVC extension, ayan. Nagmukha siyang 20 inches barrel. Ayan. Nadaan sa peke. Ayan, fully varnished niya. Tapos inisprayan ko siya ng clear para matibay-tibay yung coating niya. Ayan, trigger niya, simpleng bakal lang. Ayan. So ito yung ating pangsiyam. Ayan, hanggang sa muli. Gagawa pa tayo ng marami mga homemade. So yun lang muna guys sa ngayon. See you soon to my next video. Ayan siya. Ingat palagi kayo. God bless.
Girl, I'm trying to get you loaded.